Isa pang eksklusibong balita sa DZRH kaninang alas 6:30 ng umaga sa harap ng tumitinding hidwaan sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait. Plano ngayon ng Philippine government na magpadala ng mga opisyal sa Kuwait para hilutin ang problema sa dalawang bansa. Kung paano susolusyonan ng Pilipinas ang hidwaang ito, alamin natin yan sa report ni Mabel Arrive. Mabel, kailan ba ang planong pumunta ni Secretary Bello doon sa Kuwait para kausapin ang mga opisyal at maayos na ang problema ng dalawang bansa? Mabel? Yes, Dennis, planong pumunta ni Labor Secretary Bebot Bello III sa Kuwait sa isang linggo, May 7 to be exact, para subukang resolbahin ang gusot sa dalawang bansa. Magtutungo si Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III sa Kuwait para tangkaing resolbahin ang problema sa pagitan nito at ng Pilipinas. Ayon kay Bello, kasama niya papunta sa Kuwait si dating Foreign Affairs Undersecretary at former Ambassador Rafael Segis na expert sa Middle East Affairs. Sabi ni Bello, magtutulungan sila ni Ambassador Segis para kausapin ang matataas na opisyal ng Kuwait gaya ng Ambassador, Labor Minister at ng Minister of Foreign Affairs ng Kuwait. Iaapila na rin, sabi ni Bello, ang sitwasyon ng OFWs doon na pinahihirapan at minamaltrato ng mga amo. Ako'y pupunta sa Kuwait at pinasama nga sa akin yung expert sa mga ganyang problema, yung dating secretary, undersecretary ng UFA, si Yusek Paeng Segis. Papatulungan niya po ako para makausap namin yung mga matataas na opisyales ng ng Kuwait. Ang plano namin sa May 7, makipag-usap sa kanila kung paano maayos itong konting gusot na ito. Gusto ko na rin i-assess ang sitwasyon ng ating mga kababayan doon. Bunga ito ng pagpapauwi ng Kuwait kay Philippine Ambassador to Kuwait Rene Villa at pagpapauwi rin ito sa kanilang embahador sa Pilipinas, bagay na hinihinalang nag-ugat sa pag-rescue ng Philippine Embassy sa dalawang inaaping OFW. Nauna rito, iniutos ni Pangulong Duterte na gawing permanente ang deployment ban sa Kuwait at yung mga gustong umuwi ng Pilipinas ay tutulungan ng gobyerno na makauwi at dito na lang magtrabaho. Sabi ni Bello, walang balak ang Pangulo na palalain ang diplomatic row sa pagitan ng dalawang bansa pero gusto nitong tulungan ang mga kababayan nating minamaltrato sa Kuwait. Para sa DZRH Network News, Mabel Arrive, naglilingkod sa pagbabalita. Back to you, Dennis. Maraming salamat, nagbabalita si Mabel Arrive. Para updated ka sa mga aganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment, at iring ang bell para araw-araw updated ka.